Umaabot na sa 3,000 kada araw ang nagpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro Hospital. Sobra-sobra na sa kanilang kapasidad, kaya may apela sila sa mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Rafi Tima. Katanghaliang tapat, tirikang araw, pero ganito kahaba ang pila ng mga magpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Bagamat karamihan sa mga ito taga Maynila, marami rin ang galing pa sa iba't ibang lugar. Noong nakaraang buwan, ibinalita na ng GMA Integrated News ang pagdami ng mga nagpapaturok dito na umabot ng 2,000, lagpas sa 800 kapasidad ng ospital. Ngayon po, umaabot na kami ng mga 3,000 patients per day. Ngayon po, mukhang sobrang unusual po. Bukod sa outpatient department, may pila na rin sa ibang bahagi ng ospital. Ang sa likod ko, mga follow-up po yan. At yung new patient po, doon po sa aming old OPD building. Ang ipinagtataka ng San Lazaro, bakit dito pa dumadagsa ang mga pasyente gayong kada syudad, may animal bite center dapat ang mga LGU. Umaapila po ako sa ating mga local government units na sana po yung kanilang animal bite treatment center ay handa po sa pag-surge ng pasyente po ngayon. Dapat po sila ay meron pong mga gamot para po anti-rabies. Pumunta po kami dito 6. Nagpila na po kami ng 6. Si Mia, hirap na sa paglalakad dahil 4 na turok ng anti-rabies ang kanyang tinanggap matapos makagat ng sariling alagang aso. Kahapon, namatay ang kanyang alaga kaya agad na silang nagtungo rito. Anong una hindi mo pinansin? Hindi po. Kasi akala ko lang naman po parang normal scratch lang po eh. So, tapos, kailan ka nag-alala? Nung time na po na sumasakit na po yung dito ko. Ang Animal Bite Center sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pila rin daw ang pasyente. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.